akin sa may YouTube channel. For today's reason, lulutuin ko po ay dessert. Sa mga may hilig po sa dessert, ito po ang para sa inyo. I-try nyo po ito at panigurado magugustuhan nyo. Yun lang po ang ating kakailangan ng ingredient. At tayo na po ay maglagay ng 5 cups of water. At ating i-dissolve lang yung ating gulaman, yung yellow flavor. Mas masarap po sana yung mango flavor, kaso wala na pong available na mango flavor, kaya yung yellow flavor na lang. Parang mango-y naman siya. Yan, pag na-dissolve na natin, pakukuluan na muna natin ito. At lagyan natin ng sugar. Continuous lang yung paghalo para hindi siya mamuo agad at hindi magtikip-tikip. Yan, malapit ng kumulo ang ating gulaman. At yan, kumukulo na. Patayin na muna natin. At i-set aside natin. Ita-transfer agad natin ito sa lalagyan. Yan, transfer ko na agad sa lalagyan. At palalamigin natin ito. Pwede natin i-rep or i-set aside lang ng ganyan. At hintayin lang natin lumamig. Bali, pinap ko lang yung mga bubble sa ibabaw. Mas maganda kasi yung walang bubble sa ibabaw. At habang hinihintay natin tumigas ang ating gulaman, mag-iwan na muna tayo ng ating mango. Bali, tatlong mango ang aking gagamitin. Hiniwa ko lang siya ng pa-square na ganyan. Hindi ko na rin isinali ang buto. Yung mga pisngi lang ng mangga ang ating kakailanganin. Pero kung gusto niyo po maraming mangga para nakikita talaga, pwede naman po. At yan, ganyan lang natin tanggalin natin. Kala ko marami na yung mangga pero parang ang konti po pala. Dahil sobrang dami ng ating gulaman. Pero okay na rin yan. At least, sa pag-try natin magluto ng dessert ay na nababago natin araw-araw ang ating pagluluto at pagpa-vlog. Para kung kulang or sobra, na-adjust natin. At yan, maliliit lang po ang hiwa ko sa cheese. At yung cheese po, Eden cheese, maliit lang ang aking binili. Mas masarap po yung marami sanang cheese. Kaso maliit lang po yung nabili ko dahil wala din available na malaki. Parang ang konti ng cheese pero pampagdag lasa din yan. Pampasarap din. At yan, pinagsama ko na yung ating mango at yung cheese. At yan, tumigas na ang ating gulaman. Hihiwain na natin ito ng naayon sa laki na gusto natin. Akin pa ganyan lang, maliliit na pa-square. Nakaka-satisfy hiwain ang ating gulaman. Thank you.
haluin na natin dyan. At inilagay ko na rin yung ating condensed milk at yung evap milk. At hinalo-halo ko lang para mag-combine lahat ng tamis na ating nilagay. Kung nakukulangan pa kayo, pwede nyo pa rin dagdagan ng condensed at evap. Akin yung maliit lang na evap at condensed ang nilagay ko. Dahil matamis na rin yan yung ating mango at yung cheese at yung ating gulama, nilagyan natin ng sugar. At yan, luto na at na-prepare na natin ang ating dessert na gulama mixture with mango and cheese. Gulama cheese mango. Salamat po lagi sa nanonood ng aking vlog. God bless mo sa ating lahat. Lagi po sana tayong mag-iingat at huwag po natin kalimutan magdasal.